Lahat po ng magagaling na adventure riders nandito ngayon. Kasi kung kayo takot, kayo wala kayo dito ngayon. Si Akboto, Bulldog Diaries! Nung nasiraan kami, yun din yung naging greatest frustration and anxiety ko. Doon sa point na yun, doon ako naging emotional. I was like, this is it. Competition's over for me, but I wanted the team to push on. So minsan napapaisip ko, parang tama ba yung dinadaanan ko? I mean, makakabalik ba ako pag mali ito? Nabasagan ng crankcase yung kasama namin, nag-leak yung oil. So yun, talagang malaking delay sa amin yun. Bad na ako ng gear nun eh, kasi parang, ba't nangyayari? Bakit kami nakatigil? Ito, night before takeoff, 8 p.m, natutulog na kami maya-maya, tapos na kami mag-load ng gamit. Tapos, kailangan mga 6 a.m, nandun na kami sa starting. So, guys, ito na talaga yung... Matagal ko na pinupost to. Napakagandang evento. At napaka-memorable kasi sobrang memorable yung last year namin. And looking forward ako na maging memorable ito for this year. So, lahat excited kami. Prepared na kami yung camping gears namin. So, hindi natin alam ang mangyayari tomorrow. Hindi natin alam ang mangyayari sa event kasi napaka-unpredictable talaga. So, yun yun eh. Yung pagiging unpredictable ng event, yun yung nagustuhan namin talaga sa FJ Mountain. So, kita-kita tayo bukas sa starting. Matutulog na ako maya-maya. Good night. Alright, we'll be starting the program at exactly 7:30, but for now, we'll be giving you the coordinates. And ladies and gentlemen, team leaders, kompleto na po. KTM Adventure Team, lapit po. Followed by KTM Aussie Racing, Team Aura, CF Moto, Royal Enfield Adventure Team. This is it. First checkpoint, guys. CMF. Pwede na. CMF. Left border bridge with wala pa. No group photo required. Proceed to next checkpoint. Next one is Fianza River. RWB. ADB Riders. Okay, ready? Ready, anytime! You hear the lyrics, the shout. Let's go to the ano yung difference ng FJ this year sa last year? This year, mas maraming rules. May bawal nang tumakbo after 6 p.m. Tsaka earliest ride out mo is 5 a.m. Tsaka bawal mag-announce na first drive. Ito na yung araw na pinakahihintay namin. Kasama ko ang Bundok Diaries, yung mga kasama ko kumumpleto nung unang FJ Mountain Cross Adventure 1 last year. At ang club na akin na. Start na ng aming adventure. Simula na ng aming paglalakbay. Dito kami sa Urdaneta exit, waiting for the others. Ubus na ang gas ng CLX, so kailangan namin magpagas. First gas up, full tank again. Dito kami sa Urdaneta. And waiting for the other 4 members kasi naubusan rin sila ng gas, so nagpagas sila somewhere. Thank you.
78604. That's 78604. Tama, 4 hours, 18 minutes. Test, mauna. Wait lang, baka mali itong na-plot ko. Teka lang. Sino mauna? Sino mauna sa inyo? Dara tayo na mag-ano. Hanap tayo ang dili. Okay, ilan ba kayo? Apat? Okay, dyan. Anong masasabi mo sa mga gustong sumali pero tatatakot or nag-hesitate? No, ano mo lang, enjoy nyo lang. Sali kayo. Ang important is practice. Know the trail. Hindi kayo po pwedeng sumabak ng FJ nang wala kayong background na off-road. Unang off-road. Sobrang happy ako nung nakakita ako ng lupa. Going ito to the first checkpoint. Ang ganda ng dinaanan namin. Mabuhangin, medyo mabato, tapos tanaw mo yung kabundukan, alam mong papalapit ka na sa loob ng bundok. Isa ito sa mga inaasahan ko na mangyayari sa taon na to kasi last year, mas lamang ang kalye. Tama lang na nagpalit kami ng gulong na mas off-road profile for this year kasi alam kong masusulit namin. Lesang alangan, lesang ka ba kapag alam mong competitive ang gamit mong gulong? Memorable experience ko ngayon, FJ2 is yung sceneries talaga. Gusto ko siyang balikan, Mas marami tayo nakita ngayon kaysa last. Mas maraming magandang views ngayon, sceneries. Mas maganda yung kalsada, yung off-road. Kahit yung kalsada mo, ang dami mong makikita maganda, mabubusog ang mga mata mo. Valle Verde Trail. Wow, so beautiful guys. Let's go. Waiting for others. Sabi muna. Tenga muna, bro. Bakit? Sino? Diba tayong piyesa na sinasabi mo? Isa to sa mga challenge namin, so hindi kami pwede mag-proceed sa next checkpoint nang hindi kami kompleto. So, nauna kami dito sa part na to, pero marami nang nauna kasi naghihintay kami. Because it's not a race. Santa Fe, Nueva Vizcaya! Woo! Off-road! Itong daan na ito, napaka-familiar sa akin. Hindi ko ito makakalimutan kasi dito ang finish line ng unang FJ. Yung ambience, yung mga puno, ito yung daan papunta sa pangalawang tahanan ng PLR, ang Salaksak campsite. Mas nakita ko yung ganda niya ngayon as compared last year kasi maliwanag ngayon at tuyo. Last year kasi umuulan, basa ang daan kaya hindi ko masyado na-appreciate ang view. Ngayon, kitang-kita ko ang lahat.
Tapos ano na? Dako, kunin mo na! Dako! Ayan, picture na. Ah. One, two, three. Taba. One, two, three. Kuya, saan kukunin yung next checkpoint? Sa taas? Coordinate? Sa taas. Bro! Oh. Baka kami, isa na lang. Pwede isa na lang kumuha? Isa na lang. Pwede na siguro. Para balita kami. Oh, kaya oh, dako, dako, kunin mo na! Oh, go, go, go! Yeah, go. Pero magpipicture pa kasi rin eh. Ah, magpipicture pa! Picture pa rin sa campsite. Oh, tara, tara, tara! Tara, tara! Oh, ingat kayo. Grabe FJ Moto 2. I mean, ano masasabi ko? I think hindi ko masyadong inisip yung makikita kong view during that time kasi since I'll be honest, medyo newbie ako sa newbie talaga ako pagdating sa off-road. So mas concerned ako na sana wag ako mahulog, sana wag ako mamplan. Yan guys, papunta na kami ng Vizcaya going to checkpoint 3. Isa sa mga naging cause of delay namin is yung maps. So talagang nahirapan kami sa navigation knowing na bundok nga pala yun. Hindi nga magtuturo ng daan si maps. Ipapakita lang niya kung nasaan, it's up to you kung saan ka dadaan. So yun ang naging problema namin. Des, can you share your location with sila, ano, with the group? Sige. Kaya na naliligaw tayo ah, baka maligaw din sila. Boyas, yes. We're going to Boyas, yes. Before pa nag-start yung event, nag-download na ako ng offline maps ng buong norte. Kasi isa yun sa tumulong sa amin last year. Pero this year, hindi ko alam, para bang pinagtampuhan kami ni Google at tuwing nagpa-plot kami, iba-ibang lumalabas. So syempre, nag-resort kami sa next best option, which is to ask the locals. Medyo matagal na ako sa mundo ng karera kung saan ay sanay akong kumalaw o kumilos ng solo, mag-isa, lumalaban para sa panalo, lumalaban para sa torpeo. Pero itong FJ Moto Mountain Course Adventure, kaya nga ang karugtong ng title ng event na ito ay hindi championship, hindi race or series, kung hindi adventure. Namin yung checkpoint 3 para makuha namin coordinates dito kasi dito may signal. Nag-send kami ng picture dito. So, nung nag-send kami ng picture dito, sinenda sa amin agad yung coordinates going to checkpoint 4. Okay guys, we're heading to checkpoint 4. This is ano, Aritao. Yan. Okay, let's do.
gamitin checkpoint 4. And actually, sa check, papuntang checkpoint 4, may tatlo kami kailangan na picture. Tapos sa kami sa una, papunta kami sa pangalawa. And then sa third, doon ay bibigay yung papuntang checkpoint 5. Wow. Actually, maraming highlights, Ate Des, pero ang pinaka-highlight sa akin yung river crossing. Kasi doon ko nakita talaga yung camaraderie, teamwork. Ang galing ng lahat ng team. As in, very efficient. Sa second so, requirement yun ang highlight sa akin. For checkpoint 4, and now we're going to the third and final. And it's a river crossing, guys. River crossing ang susunod namin. View na nakita ko dito straight out from Google Images. Breathtaking as in, matatahimik ka na lang sa ganda. Isa pa sa mga nakadagdag ng ganda ay kung gaano ka-helpful ang mga locals dito. Very approachable at genuine tumulong. Nice ah. Okay ah. Mm. Hello. Hindi mo ko na yung mga grupo ko eh. Wala, nahihirapan sila eh. Kaya naman eh. Oo, masaya. Ganda ng ruta nyo ngayon. Lalim ng river crossing. Sa pinaka-memorable, yung samahan pa rin namin magkakapatid sa team na feel for me habang tumatagal, lalong lumalalim yung relasyon namin sa isa't isa. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi may time na siyempre magkakainisan, but you know, you still need to support each other. Laging yun eh. So, mas naging malalim. So, yun ang isa sa mga memorable things. Oh,
location namin ngayon. Nakahanap kami ng hardware na may patag. Tapos yan, nakiusap kami kay ate. Dito kami nagka-camp. Yes. Drone shot. Nakilala ko lalo ang mga kaibigan ko sa event na ito. Lumabas ang mga tunay nilang ugali. Lumabas din ang tunay kong ugali. Medyo nagkaroon ng emotional moments, pero nanaig ang pagiging isa namin, ang pagiging team. Actually, mas okay na gamitin kong term is family. Nanaig ang pagiging pamilya namin sa isa't isa. Morning! Time check. Ito matapon pa eh. 2:46 a.m. Maghahanda na kami. Kakaya muna kami, tapos maghahanda na kami. Nag-chills ako nun eh. Eh, nung ilang ano yun? Ilang degrees yun? Lamig nun po. And guys, nakataas lang namin kumain ng noodles. So, shout out Tito Boy. Thank you for the baon namin. Sobrang convenient para sa amin. Ngayon, maghahanda na kami. Kapunta na kami ng Tinok, checkpoint 5. Pero ang allowed time ng takeoff namin is 5 a.m. pa. Which is, syempre, susundan natin kasi natatrack nila tayo eh. So, ayun. See you. Bye. Ibigay ng rule na bawal mag-ride past 6 p.m. Ano mga naging experience mo doon? Uy, masaya yon. Kasi ang na-realize ko doon, nakapag-take advantage tayo doon sa pag-camp out. So, mas nakapag-immerse tayo doon sa lugar. Kasi na-feel natin yung weather, yung climate. Tapos nakausap natin yung local, nakapagpaalam tayo. Mm. Basically, na-experience natin yung ang Baguio mismo kung saan tayo nag-camp out. Karoon ng pahinga ang mga riders. Tapos, at least kahit papaano ngayon, pag gising sa umaga, hindi sila puyat, hindi sila... Maganda yung mga tulog, mahaba yung mga tulog. Kaya kahit papaano, yung lahat ng team ngayon is nakatapos. We need to respect yung lugar ng mga tribal communities and local. Kasi biruin mo, hindi naman sila sanay sa gulo eh. Medyo liblib yung mga lugar. So kung magbumumotor tayo ng magdamag dun, medyo maaabala talaga natin sila. And at the same time, yung umagang ride, ang pinakamaganda kasi sa lahat, makikita natin yung araw na pasikat pa lang, malamig ang ihip na hangin. 15 minutes till 5 a.m. taking off, going to checkpoint 5. Yung pinagtulugan namin yung hardware, nag-offer kami ng cash as a token of appreciation, pero hindi nila tinanggap. Pinipilit namin, pero ayaw nilang tanggapin. Dito ko lang napatunayan na napaka-genuine nilang mga tao. Gusto lang nilang maging hospitable and welcoming sa aming mga dayo. Panibagong araw, panibagong adventure. Ano naman kaya ang pakarapin namin ngayong araw? Kahapon, sobrang nabusog na ang mga mata namin sa tanawin, and I'm sure this day, mas marami pa kaming nakita at may experience. Umaba ng sobra ang temperature, kaya nagsuot ako ng kapote. Lamigin kasi ako at para maging komportable. Dalawang reason kung bakit kinakaya ko is yung mga lugar na nakikita at pinupuntahan namin, napakaganda at exciting. At yung fact na kompleto kami as a group na na-experience itong lahat. Nakaka 12 na tumba na si Negro at that's 13 taas ka. Dito na ako, Neg. Kami dito sa naliligaw na kami dito sa may saan ba to? Papuntang Tinok. Saan nandaan dito pa Tinok? Lakon. Lupas na kami. Oh. Ito saan talabas to? May Ambagyo. Ambagyo. Banda dito sa Tinok. Ito nagagawa yung motor ni Josh. Basagan ang crank ni Josh.
Ang tao, ganda guys, oh look! Wow, very beautiful. Next checkpoint is Lake Tabayo. Let's go. Lake Tabayo, guys. Sa napakalamig na weather, may lake pala din. Punta na kami sa next venue para makumpleto ang checkpoint 6. Look at this, guys. So pretty. Oh, so green. We're going to Timbak Bridge, down there. Yes. Time check. 2:51, 3 PM na. Ibig sabihin, mga 3 oras na lang kami pwede magmotor. Bridge, Timbak. Timbak. Ngayon, dulas. Papunta na kami ng Tinok Exit. Twisties. Madulas. I think we're in Benguet already. Look at the beautiful view. View of Benguet. Budget namin going to Skyline Dudek, and I don't think kaabot kami doon by 5, so ito, magbabay-bay na lang kami going to Skyline Dudek at titigil ng 5 PM kung saan kami aabutin, and hopefully ang matitigilan namin ay maayos na to. Grabe yung fog, ang damig, buti na lang kapote pa rin ako, tsaka binigyan ako ni Marvin ng surgical gloves na nasa loob ng gloves ko. Yes, I'm not. Time check, 5:20. Ito, nasa twisties pa rin kami. Titingin-tingin pa rin ng mga pwedeng tulugan. So, kami abutin na ang 6 PM. Time check, 5:33. Nandito na kami sa boundary. Pahinga, Luzon! Yes! 5:50, Luzon! Woo! Grabe yarn! Grabe yarn! Dito pa kami sa barangay ng Nampit. Nampit ba yun? Maghanap na kami ng kainan muna at saka pwedeng tulugan. Ayan, so umatras kami ng konti kaya wala kami matulugan doon sa may Quirino, La Union. So andito kami ngayon sa Cervantes, nakakuha kami ng place na magpapahingan. Ayan, nagluto na pala si Negro ng breakfast namin. Nagpapainit na lang siya ng tubig pang kape. Wala na kami baong bigas eh, kaya ito, baon lang namin na spam. Bakbak! Oh, anong game plan natin? Yung parang kahapon lang. Ano? Bakbak! Tapos ito, chismisa matagal, kwento. Pahinga, dal-dal. Bakbak! Tara, putangin na mo, Negrong, bagal mo, bakbak! Hinto, iwahiwalay, nag-aligaw-ligaw, hintay 3 oras. Oh, bakbak! Gasing up. Dito na kami sa Skyline Viewdeck. Now going to Tapawan Viewdeck. Let's go.
7 kilometers going to Tapawan View Deck. Thank you po! Time check, 6:18. Papunta na kami ng Tapawan View Deck, which is checkpoint 7. Tapawan View Deck. Dito tayo ngayon sa Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Sigay Town Hall, now heading to Suyo Police Station. Go! Sobrang laking pasasalamat ko sa team ko. Bawat isa sa kanila, sa partner ko na si Marvin, na siya rin ang mechanic ng team, hindi niya pinabayaan si Josh nung nabasagan ng crankcase. Kaya dako na nung day 2 and 3, naging spirit navigator namin kasi yung cellphone lang niya ang may matinong GPS. At masipag rin siya magtanong sa locals. Si Jason na nakatulong rin sa navigation at decision making namin. Siya rin mostly nagdala ng ibang load dahil malaki ang motor na dala niya. Kay Negro na talaga naman, napawi ang sama ng loob at pagod namin sa pagpapatawa niya. Sa Club Makina, kay Josh, Dex, and Tristan, na wala pang isang buwan na natuto mag-offroad. Proud to proud ako sa inyo kasi ang tapang nyo. Sumugal kayo para sa FJ na to. So maraming salamat and congratulations to us. Santol, Yude! Santol, La Union! Guys, so pretty. Dito na kami sa Bagulin Municipal Hall. Wala nang gas yung mga CLX. Buti na lang may bawang kaming jerrycan kahit papano makakausad kami. Punta na kami ng Kudal Park, guys. Checkpoint. I think malapit pa kami kasi parang nasa gilid na namin ng beach. Ang init na, guys. It's so hot. Caba, La Union. Caba. May mga bagay na hindi mo kailangan gawin mag-isa. May mga pagkakataon na kailangan mong humingi ng tulong. Mag-isama at maging totoong tao sa kapwa. May mga experiences na mas okay na maranasan, makita at ma-enjoy kapag may kasama ka. Thank you! Ito po si Des Buncho. This is another journal entry from my Bundok Diaries. Ayan, so tapos na po ang FJ at pauwi na kami sa bahay. What an experience, guys. Sobrang daming nangyari. And happy kami na kahit papano, natapos kami. Maraming issue ng ngayong taon. So, importante naman eh, masaya lang kami nakatapos. Diba? Diba? Fear. To get it started, get it started. I'ma show you something that you never knew you wanted. Yeah, you want it. Claws out, unleashed. I'm a beast, got the whole crowd. Party, make a scene. Gonna get loud, real proud. Show my teeth. Go wild like an animal. Like an animal.
machine working every day the hardest, the hardest. Superhuman vision, got my eyes on the target, on the target.